Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, lumang mga kwento para sa masa. Magandang araw sa lahat na nag-aabang sa akin. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, magpapakilala lang ako ulit. Ako nga pala si Mang Kanora, ang albularyong mahilig at habulin ng mga babae. Kung gusto niyo akong makilala pa ng lubos, pakinggan niyo mga kwento ko. Nandiyan lang yun sa channel na Sir Paul, ang CreepyMc Pancit. Hanapin nyo lang po, meron akong sariling playlist dyan. Ang pinakamagaling na albularyo sa Cavite. Sa mga nagtatanong kung ano nangyari noong matapos ang laban sa Matod-Anod, subaybay nyo itong ikikwento ko. Dahil ito, ang kurugtong ng lahat. Noong nanalo kami sa laban kina Aming, sobrang sena ng mga taga Matod-Anod. Nagdiwang sila kaagad dahil sa kalayaan na nakamit naming lahat. Habang sila ay nag-uumapaw ang saya, nandun ako sa isang sulok. Nagmumukmok. Umiiyak at sinisisi ang sarili. Noong mga panahon na yun, pakiramdam ko, isa pa rin akong talunan. Baliwala para sa akin ang tagumpay dahil hindi ko nagawang protekta na nag-iisang babae sa buhay ko. Si Susana. Ilang beses na akong inibitahan ng mga residente ng mga Matod-Anod noon. Pero ni isa sa kasiyahan at akasyon nila, hindi ko pinuntahan. Hindi kasi nila ako maintindihan eh. Wala kasi sila sa posisyon ko. Hindi nila alam ang pakiramdam ng mawalan. Habang nasa Matod-Anod ako noon, paulit-ulit ko naaalala ang lahat ng mga pinagsamaan namin ni Susana. Walang araw na hindi siya pumapasok sa utak ko. Bagay na lalo nagpapahirap sa akin. Para akong unti-unti pinapatay. Minsan nga naisip ko noon na baka sinasadya ng tadhana na pahirapan ako. Siguro eh parusa na rin sa akin yun. Wala kasi akong kwentang lalaki. Ilang beses ko na nga rin tinangka magpakamatay. Para kasi sa akin, wala lang saysay ang buhay ko. Kung wala na ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Si Susana lang naman kasi ang nagbibigay sigla ng buhay ko. Wala kasi nang makilala ko siya. Nagkaroon ako ng pag-asa. Lahat ng imposible, naging posible. Binago niya ang buhay ko. Binigyan niya ako ng liwanag. Tinuwid niya ang ilan sa mga mali kong pananaw sa mga babae. Sa kanya ko unang natutunan kung paano igalang ang mga kababaihan. Marami ako natutunan sa kanya. At lahat ng iyon, pakiramdam ko, dapat na lang itapon dahil wala na siya. Sa tuwing tatangkain ko magpatiwakal, laging may umaawat sa akin. Dumatating sila Roden. O kaya may makakakita na lang sa akin bigla kahit nasa tagong lugar na ako. Sa ilang beses sa pagkabigo ko magpakamatay, naisip ko na baka ayaw ng tadhana na tapusin ko agad ang paghihirap ko. Baka gusto niya, damhin ko talaga ang sakit, pati yung pangungulila. Kaya sige, hinayaan ko na lang na mabuhay ako. Wala rin namang pagkakaiba eh. Para na rin naman akong patay. Dahil wala na ang meron ako. At dahil hindi ko na kaya pang tiisin na makita ang lahat ng alaala namin noon sa Matod-Anod, habang ubala silang lahat sa pagdiriwang, palihim akong umalis. Wala akong dinala na kahit na ano. Ni direksyon ko, hindi ko alam. Habang naglalakad ako sa gubat, makailang ulit kong hiniling na sana, may biglang lumitaw na aswang. Tapos patayin ako. Pero wala na talaga. Halos lahat ng aswang na natitira sa Matod-Anod, ikakampi na namin. Sa pag-alis ko sa Matod-Anod, pinilit ko na rin kalimutan ang lahat ng mga nandoon. Sila Roden, sila Ermer, sa Barungan, mga kaibigan kong Siyokoy. Basta lahat pa lang nakilala ko doon. Ayaw kong makasira sa pagdariwang nila. Isa pa, mukha rin namang wala silang pakialam sa akin. Naglakad lang ako ng naglakad. Hinayaan ko lang kung saan ako dadali ng mga paa ko. Hindi ko maramdaman ang gutom at pagod ko. Sa sobrang sakit ang nararamdaman ko sa kalooban ko, parang manhinda rin yung katawan ko. Pagsapit ng umaga, naramdaman ko na lang na nahihilo na ako. Pero wala pa rin akong pakialam. Pinagpatuloy ko pa rin yung paglalakad hanggang sa makarating ako sa persa bayan.
Akala ng mga nasa pera, sasakay ako ng barko. Pero ang gusto ko talagang gawin noon ay magpalaglag na lang sa tubig. Pakaramdam ko kasi noon, mamamatay na ako. Napapangiti na lang ako habang pinagmamasdan ko yung malabong imahe ng mga tao. Nasa ilalim na ako ng tubig noon at noong mga oras na yun, tinanggap ko na talaga ang kapalaran ko. Pero isang mahabang panaginip lang ang nangyari sa akin. Si Susana kasi bigla ko na lang nakita. Kaya natuwa ako kasi akala ko patay na ako. Nakangiti lang sa akin si Susana. Pilit ko siyang tinatanong kung nasaan kaming dalawa. Pero hindi siya nagsasalita. Kinuha niya lang ang kamay ko at saka niyakap. Wala pang 2 minuto. Bigla na lang siyang kinukuha ng liwanag. Hanggang sa tuloy na siyang nawala. Pagkagising ko, nasa isang gubat na ako. Umaga na. Puro huni na lamang ng mga ibon ang naririnig ko. Napakaaliwalas ang paligid. Akala ko noon ay nabuhay na ako ulit. Pero hindi naman pala ako namatay. Hindi ko lang din talaga sigurado kung matagal ba ako nakatulog. Bumangon ako. Wala akong nararamdaman na kahit anong sakit sa katawan. Napakagaan na pakiramdam ko. Ang nararamdaman ko lang noon, nagugutom ako. Naglakad-lakad na naman ako. At ilang oras lang, may nakita na ako mga tao. Mga magsasaka. Tininok sila kung nasaan na ba ako. At laking gulat ko na lang nang sabihin nilang nasa benggit na ako. Kapag daw tinumbok ko pa yung kagubatan, makakarating na raw ako ng Ifugawa. Nawiwindang talaga ako noon. Paano ako nakarating na benggit? Inasa Mindanao ako. Ang huling nga aalala ko, sa tubig ako tumalon. Pero bakit sa gubat ako nagising? Dahil may mga nakakakilala sa akin sa benggit, nagdesisyon ako na pumunta na lang ng Ifugawa. Lantang gulay na rin ako noon. Wala nga rin akong kaalam-alam kung ilang araw na ba akong hindi kumakain. Sa paglalakad ko, nakakita ako ng prutas sa pwedeng makain sa kagubatan. Yun na lang yung mga pinagtiyagaan ko. Nagtataka nga ako sa sarili ko noon. Gusto ko lang mamatay, pero kumain pa talaga ako. Ewan ko, baka dahil nakita ko si Susana sa panaginip ko. Pero dahil doon, mas lalo pa ako nasaktan. Akala ko kasi talaga totoo na eh. Hindi pa pala. Nakarating ako ng Ifugawa. May isang baryo ako natanaw doon. Lahat ng mga tao doon, nakabahag. Hindi ako lumapit kasi alam ko magtataka sila kung sino ako. Ako lang kasi ang maiiba ng suot doon. Base sa nakikita ko noon, mukhang masaya ang baryo nila. Kahit simple lang ang pamumuhay nila, ramdam ko yung kaligayahan. Naingit tuloy ako noon. Kung nakaligtas lang sana si... Ay, edi sana ganun din kami kasaya. Naiyak na lang ako noong mga sandaling yun. Ilang saglit po noon, napatingin ako si isang sanga na nakalitaw. Agad kong pinutol yun. Nanginginig ang kamay ko nang itutukoy sa leeg ko. Nasa punto na talaga ako na naitatara ko na iyon. Kaso hindi ko alam na merong nakakita pala sa akin. Agad silang tumakbo palapit sa akin. Pinigilan nila ako sa gagawin ko. Hayaan niyo na ako. Sino ba kayo? Huwag mo gawin yan. Kasalanan sa Diyos yan. Kung ano man yung problema mo, hindi mo yung malalagpasan kung magpapakamatay ka. Duwag lang yung gumagawa niyan. Oo na. Duwag na kung duwag. Ayoko na. Wala na akong silbi sa mundong to. Lahat kinilimutan na ako. Lahat sila masaya. Kinilimutan nila na nagdudusa ang tulad ko. Dapat mamatay na ako. Gusto ko na matapos ang paghihirap ko. Bago magawin yan, tanungin mo muna sa sarili mo. Iisang tao lang ba talagang naging dahilan kung bakit ka nabuhay? O mas sinuon mo ang attention mo sa isang tao? Napaisip ako sa sinabi ng lalaki na kabahag na yun. Pero hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Kapag nagbago ang isip mo, ayun lang ang baryo namin. Pumunta ka. Tanggap ang kahit na sino. Binitawan nila ako. Naglakad na rin sila palayo kahit na hawak ko pa rin ang sanga. Umupo na lang ako sa lapag. Naiyak na lang ako. Kahit gusto ko nang mamatay,
naiisip ko pa rin yung mga tao may iwan ko. Nakakainis. Hindi ko magawang maging makasarili. Kahit sa mga puntong yun lang. Muli kong tininaw ang baryo nila. Napapailing na lang ako. Pinangako ko kasi sa sarili ko na kung hindi ako mamamatay, ilalayo ko na ang sarili ko sa mga tao. Ayoko nang mapamahal ulit. At pagkatapos, mawawala rin sila balang araw. Mas gusto ko na mag-isa. Total, sanay naman ako noon. Lumipas ang ilang araw. Hindi ko inakala na tatagal ako sa lugar na yon. Nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay. At yun ay mamatay balang araw sa pamamagitan ng tadhana. Sa mga nagdaang mga araw, palagi akong pinupuntahan ng mga nakabahag. Lalo ng isang lalaki, yung nagpakilalang puma. Sa lahat ng mga tao doon, siya yung pinakamakulit. Palagi niya nga akong pinupuntahan eh. Iniimbitahan niya ako na pumunta sa baryo nila. Kapag tumatanggi ako, bumabalik siya para bigyan naman ako ng pagkain. Ano bang pangalan mo? Nakaraan pa ako pabalik-balik dito ah. Pero hindi pa kita kilala. Huwag mo nang alamin. Hindi ako interesado sa inyo. Bakit ba kasi mailap ka? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Mabait naman ako ah. Tsaka gaya mo, bogi rin ako. Hindi naman tayo nalalayo ng itsura. Pwede ba? Iwan mo na ako. Nakita mo may ginagawa ako, di ba? Istorbo ka. Bahay mo ba yung ginagawa mo? Gusto mo, tulungan kita. Sakto. Marami akong kabalikat sa amin. Ano? Gusto mo? Sinabi nang iwan mo ako. Kontento na ako sa buhay ko rito. Pakiusap. Huwag mo na akong gambalain. Ay. Sige, ikaw bahala. Basta kapag nagbago yung isip mo, ayun o, tanong mo lang naman yung baryo namin. Punta ka lang doon, hanapin mo ako. Yung puma, yung pinakapogi doon. O siya, alis na ako. Kainin mo yung pagkain na dala ko. Luto yan ni Amang. Hindi na ako nagsalita. Hinayaan ko na lang siyang makaalis. Napapailing na nga lang ako eh. Grabe ang kulit niya. Pinagpatuloy ko na ni pag-aayos sa matitirhan ko. Wala akong pakikahit madilim na. Nang lumalim na ang gabi, hininto ko muna yung paggawa ko. Pagtayo ko, napatanaw ko sa baryo sa di kalayuan. Noong mga oras na yon, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Naisipan kong pumunta doon. Wala nang gaanong tao sa labas ng nasa bukana na ako. Pagpasok ko, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang bumigat ang pakaramdam ko. May kakaibang presensya akong naramdaman. Sa punto pa lang ngayon, alam ko na agad na hindi normal ang baryo na yon. Bigla ko na namang naalala yung matod-anod. Kaya nawalan ako lalo ng interes. Naglakad-lakad pa ako. Dumaan ako sa likod ng mga kabayan. Maya-maya, napalingon ako sa silong. Meron kasi ako naramdaman na gumapang. Kung ano yon, wala akong pakialam. Kaya hinayaan ko na lang. Aalis na sana ako. Pero narinig kong merong mga sumisigaw. Aswang! 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 May aswang daw na umatake. Nakita ko na lang na may mga residente na mga nagtakbuhan. Natataranta sila. Yung mga ganong eksena ay pinapaalala talaga sa akin ng matod-anod. At kapag sumasagi sa isip ko yun, si Susana rin ang naiisip ko. Napaatras ako. Naramdaman ko na naman yung trauma ko dahil sa mga nakita ko. May mga sumisigaw ng tulong. May nag-iiyakan. May mga nadadapa. May nakita na rin akong duguan at inakay palayo sa isang kubo. At pagtingin ko sa puno, may natanaw kong aswang na nakakapit. Yung kamay ko, parang hinihila ako para patayin yung aswang na yun. Pero ayoko. Ayoko na makasali pa sa problema ng ibang tao. Dahil alam ko na kapag dumikit ako sa buhay nila, mas marami pang mapapahamak. Natatakot akong baka maulit din yung mga nangyari sa matod-anod. Ayoko na. Ang sakit. Dahil doon, naglakad na ako palabas ng baryo nila. Pero, nakasalubong ko si Puma. Sinabi niya sa akin na meron doon isang pamilya na inatake ng aswang.
at ang unang biktima daw ay isang taong gulang na bata. Hindi naman siya nanghihingi ng tulong. Sinibihan pa nga niya akong tumakas na kasi baka rumadamay pa ako. Pero yung kalooban ko, parang may nagtutulak na tumulong ako sa kanila. Parang pakiramdam ko, may malaki akong kasalanan kapag umalis ako ng walang ginagawa. Nagugulan ako noon. Kapag naririnig ko ang hiyaw nila, nararamdaman ko na kailangan nila ako. Pero sa kabilang banda, sinisigo ng nakaraan ko na tama na, na dapat magsimula na ako ng bagong buhay. Bagong ako bilang isang normal na tao at hindi na albularyo. Nagsarado na lang yung kamo ko. Naglalaro sa isipan ko ang dalawang bagay. Kung tutulong ba ako sa kanila? Handa na ba akong pasukin ulit ang panibagong kalbaryo? Kung hayaan ko sila, kaya ko bang dalhin habang buhay hanggang sa hukay ang konsensya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ayoko nang maramdaman ulit na mawala ng isang susana sa buhay ko. At habang naglalaro sa isipan ko yung mga yon, bigla kong naramdaman yung paligid. Hindi ko alam kung manhid ba ako o sadyang ngayon ko lang naramdaman to. Na yung baryo pala na yon, sa paligid, marami ako naramdaman ng mga nilalanga. Iba-iba, marami sila. Para bang sa baryo na yon at sa palibot nito, doon sa kabuntukan ng Ifugawa, may mga nagtatagong misteryo na kumakatok sa isipan ko na gustong magpakita at magpakilala. Ano ba nangyari sa baryo natin? Bago lang yan ah. Oo nga, ngayon na nangyari dito yan. Sa baryo Dumagid.